Yes guys, welcome back. It's me, TripNiKulas. So for how many weeks? So for how many weeks walang upload, more on gaming and short videos. So for today, I think hindi unboxing to ah. Bibigyan ko lang kayo ng tips how to spot kung fake or hindi yung bibili niyo. So hindi gadget to. Okay? So maiba naman tayo. Kasi syempre mostly before is more on gadget and so on, mga console. But now, lang to, it's, naisipan ko lang, napag-tripan ko lang nagawa ng content kasi last week, inaayos ko siya, yung drawer ko. And then napansin ko na, ha? Meron pa pala akong hindi na ano, nagagamit. So, naisip ko, bakit di ko try share sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko para malaman ko kung fake or hindi. So, para malaman natin kung ano yung sinasabi ko, ano pang hihintay? Let's find out. Yes, ayun na nga. So, nagbabalik ulit. So, ito na yung sinasabi ko, no, guys. Ever since, way back mga 80s, 90s, bata pa ako noon, elementary. So napaka-common, very iconic na naririnig ko na pants is yung Levi's 501. So kaya sabi ko, anong meron yung sa 501 na yun? Pagka nagkatrabaho ako, umanda ka sa akin, bibilin kita. Wow! So yun nga. So nabigyan na yung chance, nagkatrabaho tayo, syempre lumalaki na, nag-evolve, kumbaga. So tinry ko siya. So before, hindi ako gumagamit nito eh, itong 501. But the thing is, ifinit ko siya one time nung nandito na ako, nung nasa abroad na ako. Ifinit ko siya one time, grabe, sabi ko, dumating ako kasi dito at 2009. So that time, so of course, syempre kailangan natin ng sa pang-office na pants, of course, and then kailangan natin pang-wash day. So, nag-try muna ako. And then, ifinit ko siya. Grabe yung fit niya sa akin. Talagang, kumbaga, swabbing-swabe. So, kumbaga, walang kabutas-butas. Charot. Hindi, yun. Okay yung fitting niya, sabi ko, sige, try ko to. Medyo, although medyo mahal nga lang, but the thing is, tinry ko lang naman eh. But eto, since then, yun ang ginamit kong pants sa kanya. Yun ang ginamit kong pants. So, hindi na ako bumili ng iba or whatever. Since 2009 up to now. So, naka-501 ako. Anyways, mapunta tayo. So, pagka tumitingin tayo ng pants, especially Levi's, so gusto nating malaman kung original ba to or hindi. Aside doon sa pinagbibila nating boutique, so, syempre, chine-check pa rin natin, di ba? So, today, ito yung bibigay ko sa inyong kumbaga tips. Kung ano yung mga ginagawa ko, personally, kung paano ko siya identify or kung paano ko siya spot if it is authentic, original, or fake. Okay? Meron tayong ano, meron tayong Levi's dito which is hindi ko pa nga nalalaban kaya sinabi ko. So first thing first, ang tinitingnan ko dito, of course, syempre labas naman tayo, hindi naman natin bubuklatin agad yung loob. Okay, sa labas muna tayo. So of course, ito. Hindi ko i-breakdown kung ilang ano kung ilang klase, kung ilang tips or ilang bagay yung tinitingnan ko sa isang Levi's. So, isa-isahin lang natin. Or apat, lima, or anim, and so on. Okay, so first thing first, syempre pag naka-fold yan, pagka bumili tayo ng pantalon sa mga ano, diba? So first, titingnan muna natin. Ayan, of course, 501. 501 siya. Ayan. Wow! 501. So 501, okay, original. So titingnan natin to. Itong red tab dito. Ito, ayan. So of course, dito pa lang, parang napaka-common ito eh. So halos naman lahat, kahit yung fake meron, di ba? So ano to, isa to sa titingnan natin. Okay, dapat detalyado siya, hindi siya faded. Okay, and then yung iba, tinitingnan yung letters, if yung letter E, capital letters or not. I have a Levi's na meron siyang capital letter lahat, pero original pa rin siya. The reason why is, may nabasa akong article, every 1 out of 100, kasi nagpapalit sila ng ribbon dito, ribbon sa pag tawag dito sa pag-embroider. Sabi natin pag-embroider ganun. So, syempre hindi maiiwasan
first is tinetesting nila which is capital letter. And then yung mga susunod na tab is small letter na. Okay, isa yun. Nabasa ko lang din yun. May article akong nabasa. So, okay, but anyways, meron akong isa yata na, ano, na capital letter is siya. Okay, but authentic pa rin siya. Original pa rin siya. Okay, anyways, aside dito, so makikita natin, just wait ha, pakita ko lang sa inyo. Small letter is siya. Ayan, nakita ba? Ayan. And then yung isa, ito din siya. Ito. Ayan. Small letter E. Kita? Kita siya, small letter E. Ayan. Okay. Nakita man or hindi, so yun, small letter E siya. So and then, after this one, okay, isa na tayo. Ito. Itong tahi dito sa packet niya. Just wait up para mas clear. Pakita ko sa inyo, huwag tumblak. Ito, itong sa packet niya. Dapat detalyado yung tahi dito sa packet niya, which is balancing balance siya. And then meron siyang parang triangle or diamond dito sa gitna. Yeah. Okay, isa yan. So yan. And then, labas muna tayo ha, sa likod. Isa, dalawa. And then ito, itong itong leather dito. Mostly, some are leather siya, yung iba naman parang paper lang siya. Paper nga ba tawag dito? Which is nandito yung ano, yung size and then yung model. Nandyan siya. So yung ordinary nito, hindi ko pa rin natatry yan ha. Madaling punitin daw, sabi nila. But yung original talaga is hindi. Hindi ko natatry kasi baka mapunit nga eh. Okay? So yon, and then nandito yung size niya. And then sa pagtatahi niya, ayan, dapat pulidong-pulido siya. Yan, dapat ganyan. Okay, dito pala makikita. Huwag kayong ma-confuse ha. Minsan leather to, minsan papel. Dalawa lang naman siya so far. Nakikita ko kasi yung mga model ng Levi's ko is dalawa lang siya. Isang ganitong klase. At saka, nasan yun? Basta yung parang leather siya na makapal. Hindi ko lang alam. Ito. Meron ako dito. Ito. Ito siya. Ito yung parang leather. Tapos ito yung parang papel. Okay? Anyways, moving on, katatlo na tayo sa likod pa lang, no? Lahat naman meron ganito eh, kahit yung mga fake but the thing is dapat alam natin, kilatisin or tingnan, okay? But hindi pa dyan nagtatapos, pumunta naman tayo sa harapan dito. Ayan, bago tayo pumunta sa loob, pumunta naman tayo sa harapan. So dito sa harapan naman, napapansin natin, ito. Ayan. Itong tahi na to, ito. Ayan, pulido siya. Pulido, makikita natin na talagang may borda pa siya dito, oh, talagang pinaghihirapan siya. Ayan, pinaghihirapan siya. Hanggang dito siya, dito. Ayan, lahat yan, mapapansin nyo. Lahat yan pulido, di ba? Ayun, no, talagang nakaano siya. Parang binorda siya. Okay, so what else? Aside dito, mapapansin natin, ito, meron siyang, yung logo niya. Yung Levi's, meron siyang nakaganon, company. And then, ano ba nakalagay dito? Basta yon. Basta dito makikita natin na dito palang detalyado. Detalyado yung Levi's niya. Okay? Detalyado yung button. And then, what else? And yung iba, yung mga old school na Levi's, of course, may makikita tayo. Yung rivets niya dito sa harapan is apat lang. Apat. Dito sa left pocket, walang rivets. Yung mga old school ha. But itong mga bagong mga ano na to, mga Levi's na to, mapapansin natin, anim yung rivets niya. Dito sa right, apat, and then dalawa lang sa left. And, kung i-zoom natin, guys, kasi hindi ko may zoom yung camera, medyo blurred siya, kasi low profile yung gamit natin camera. So, makikita natin, nandito pa rin yung, ano, yung logo, yung Levi's, meron dito yung Levi's company, yung naka-imbos siya, LS or whatever. Yan, oo. Meron siya dito. Lahat ng rivets niya, meron. And then, pati dito sa likod ng rivets. Yan, pati dito sa likod. Kita ba? Yan. Pareha siya. May naka-emboss dito. May naka-emboss din dito sa ano. Okay? So, what else? So, tapos na tayo sa labas, no? And then, dito naman tayo sa loob naman tayo. So, balik na rin natin. Balik na rin natin siya. Okay, makikita natin, mapapansin natin. So yung tahi, okay, yung tahi niya, nakikita niya yun. Napaka-detalyado niya. So yun.
Kadetalyado niya talaga. Ang kapal niya, di ba? Yung stitches niya. Okay? So, moving on dito tayo sa loob. Ito. Yan. So, side sa tahe. Okay? So, ito pa yung isang pinakamatindi dito, no? Makikita natin dito. Merong apat na, ano to? Apat na kirtab. Kirtab. Actually, ano nga to eh? Lima to. Apat nga ba? Lima or lima? Lima to. So, una, isa. Isa, which is nandito yung code niya. Nandito. And then, dalawa. Okay, tatlo. And then, apat. So, and then yung panglima, sa kabila naman, ito, which is, mini-device dito. Okay. And, ang pinakamusip po, importante dito is ito. Itong parang dollar bill na to. Na maliit siya. Ayan, 501. Lahat ng 501 is merong ganito. Ito yung kumbaga para dito makikita yung na talagang authentic siya or not. Ito yung mga stamp kumbaga. Okay? Ayan siya. Kita? And then, ito. And the most important thing is yung number. Ito. Mapapansin natin dito sa isang QR tab, naka-encode dito yung under ng CW, merong 4-digit number dito sa baba niya, which is 5222. Dito, makikita natin. Later on, guys, a video ko na lang para mas makita nyo. Merong ito, example is 522. Nandyan siya. Dapat itong 522 na to is naka-encode siya dito. Naka-invoice siya dito sa ano, sa pinakamalaking botones niya. Dito, naka-emboss siya. 522. Actually, pagka isinom nyo to, 522 talaga yung makikita nyo kasi na-check ko na siya. Okay, 522. Same dito. Okay. And, one of the most important thing is ito. Yung PC95501, tapos merong 4-digit 3306. Pag isinerge nyo, mapag-google or kahit saan, pag isinerge nyo, i-encode nyo itong PC95501 3306, ang lalabas na color at saka model is itong pants na to. Yun. Yun yung mga tinitingnan ko. Okay? So, what else? Tapos na tayo doon. Yun yung pinaka-importante, ha? And then, if nasa store kayo, of course, sa ngayon, lahat naman tayo naka-mobile phone. Ako kasi meron akong barcode scanner. So, ini-scan ko siya. Umpisa pa lang, ini-scan ko na siya yung barcode niya. Ito. Pag in-scan ko yung barcode niya at sinerge ko, automatic lumalabas is itong model na to. So, isang way yun para ma-identify natin pagka nasa store tayo. Okay, so what else? Yun lang. So far guys, yun lang. Lahat naman ng Levi's is meron ganun. Papansin natin, like to. Ito, pag in-scan mo rin to, lahat. Hindi ko na siya share isa-isa kasi ang dami-dami. Itinry ko lang. Na-try ko ito, itong black na to. Okay, at saka ito. Lahat naman to, na-try ko. And then, what else guys? So, napaka-simple lang yung pag-spot ay. Kaya, ayun. What else? Ano pa ba? So far guys, yun lang naman tinitingnan ko. And then, kasi of course, as a buyer, kailangan nating ma-check if it is authentic or not. So, of course, may mga ano tayo, dapat ma-confirm. So, kaya ginawan ko siya ng content. Okay? So, that's it guys. I hope na sana nakatulong itong konting tips na to para sa inyo. And again, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga new upload ko. And then, yun guys, again, maraming salamat. See you later. Bye!